Nadali. Yan ang gagawin nyo dito, hinangin nyo, ay lihain nyo muna para kapitan agad ng silver rod pag hininang natin. Ayan, shout out ulit sa inyo mga kasangkay, nandito na naman pong inyong technician, nakasangkay dito sa Saudi Arabia Riyadh. Mga kasangkay, nandito po tayo sa taas kasi titingnan natin isang outdoor unit kasi gawa yung nasa baba na aircon, nakasiting ng yung thermostat ng 18 pero hindi malamig ang kwarto. Kaya ngayon nandito ako sa taas at titingnan natin isang outdoor kung ano nga ba ang problema. Pero bago ang lahat mga kasangkay, babatiin ko muna kayo ng magandang umaga, magandang gabi kung mansamang kay sulok ng mundo, lalo na po sa mga Saudi, mga nasa Saudi na isang OFW nyo na kagaya ko na isang technician. Mga kasangkay, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, bago ko ituloy ang aking video, paki-subscribe naman, paki-like at paki-share at paki-hit na rin notification bell dyan para bigay kayo sa mga video kong ilalabas about dito sa refrigeration repair. Ayan mga kasangkay, yung kanyang number 9763. Yan, umaandar naman yung pan. Dalawa, yung 1-2 na pan, umaandar siya. Tapos kung mapapansin nyo, kung maririnig nyo, umaandar din yung kanyang compressor. Ayan. Pero pag kinapa mo yung tubo, hindi malamig mga kasangkay. Kaya ngayon, nang bubuksan natin ito, titingnan natin kung ano nga ba ang problema nitong unit ito. Kasi baka meron na rin leak kasi nag-oil yung ano niya, yung sa may kargahan ng pleon. Ayan o. Kaya titingnan natin yung nabubuksan natin itong unit na to. Makasangkay, paalala lamang nga sa mga baguhan dyan, pag ganyan ang senaryo, kailangan matingnan nyo agad yung loob, baka mayroon leak. Kaya hindi kayo wala ng pleon, kaya hindi na lumalamig, pero umaandar pa rin yung ating unit mga kasangkay. LG na 5TR to mga kasangkay ha. Bubuksan natin to, titingnan natin sa loob. Ngayon mga kasangkay, paalala lang, kung bago ka lang sa aking YouTube channel ha, pakisubscribe naman, pakilike at pakishare na rin sa aking video at pag-hit na rin notification bell dyan para bitid kayo sa mga video kong ilalabas. Ayan mga kasangkay, mapapansin nyo, ayan yung Riyadh City, ayan yung kasama ko, punta rito, katulong ko, medyo may pag ngayon, ayan, kaya medyo malabo ang langit. Ayan, buksan natin yung cover niya, kasama ko. Gagawin natin ito, titingnan natin yung may leak. Sa titingnan natin yung karga ng pleon niya, kaya bubuksan natin yung kanyang bulb. Buksan natin to. Ito yung suction niya. Ito yung low side, ito yung high side. Discharge saka suction niya. Buksan natin tong ano niya. Takip. Tapos gagamitin natin ito is manifold gauge. Kukuha tayo ng pressure niya dito sa low side sa kulay blue. Ito. Nakapit natin to. Yan mga kasangkay, nakabit na yung kanyang gauge pero walang reading. So ibig sabihin walang pressure, ibig sabihin wala tong pleon. Malamang problema nito is mayroong leak. Kaya kailangan natin ito matingnan. Pero umaandar yung compressor niyan. Babalikan namin kayo, bubuksan muna namin ha, mga kasangkay. Ayan mga kasangkay, nabuksan na natin yung ating outdoor unit. Ngayon may nakita ko rito isang leak. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo. Mga kasangkay, naging problema ito kaya nagkaroon ng leak dahil dito sa wire at saka dito sa tubo, nagkaroon ng mga nagdikit. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan o. Ayan yung butas ng tubo, tapos ito yung wire o. Ayan yung kanyang wire o. Nabalatan, dumikit dito sa tubo. Kaya kumbaga tawag doon, nagdikit tapos sobrang init. Ayan, nagkaroon ng problema yung ating tubo. Nabutas kaya nagkaroon ng leak kaya hindi siya lumamig. Kaya ang gagawin natin ito para mga kasangkay, lilinisin muna natin itong itong tubo tapos hihinangin natin. Tapos itong tape, ipipix natin ng electrical tape. Tapos ilalayo natin para hindi na magkaroon ng problema. So, ang gagamitin natin ito mga kasangkay na pag-inangin sa acetylene. Ayan, asikirin. Siyempre, babacumin natin yan pagkatapos pagkahinang. Tapos, preyon. Ayan. Mga kasangkay, paalala sa lahat ng technician na nagme-maintenance, lalo sa mga ganitong aircon,
ugaliin yung tikapin lagi or tingnan lagi yung loob ng inyong outdoor unit. Kasi yung mga pagka-install ng mga installer ng mga wire, minsan nakadikit dito sa tubo, lalo na dun sa may high side. Pag uminit yan, iinit yung ating wire sa sobrang yung chassis ng Saudi, magkakaroon ng problema yung ating tubo, mabubutas. Kaya yan. Ayan. Laki ng butas, kaya ang gagawin natin dyan, hinangin natin. Tapos pagkahinang vacuum. Kaya yan ang paalala ko sa inyo mga kasangkay, lalo sa mga technician. 5TR yan. Ito nga pala aking kasama na pinaka masipag. Ayan. Ngayon kung bago lang kayo mga kasangkay sa aming video ba dito sa refrigeration repair, paki-subscribe naman, paki-like at paki-hit na rin notification bell para dito sa mga video namin ilalabas about dito sa repair ng mga aircon. Kaya wag na natin patagalin kasi mainit na dito sa Saudi. At naglalaro ng 37 degree Fahrenheit yung init, kaya hinangin na natin to at babalikan namin kayo pag nahinang na to mga kasakay. Kaya dyan lang kayo, panoorin nyo hanggang matapos yung video. Nadalik. Ayan ang gagawin nyo dito, hinangin nyo, ay lihain nyo muna para kapitan agad ng silver at pag hininang natin. Gagawin nyo mga kasangkay, initin nyo muna yung tubo bago nyo ano ng silver rod. Ayan. Ayan, para pa Ayan mga kasangkay, so ngayon nahinang na namin yung leak. Ayan, oh. Tapos yung wire nya tiniparan ko na rin, tapos inilayo ko na dito sa tubo para hindi na magkaroon ng problema. Ngayon ang gagawin namin dito sunod is magbabacuum kami. Paalala lang mga kasangkay, sa hindi pa marunong mabacuum, sa gauge nya dalawa yan, dalawang hose, yung isang hose na low side kakabit nyo dito, pwede naman dalawa, high side, low side. Kagabit nyo yung isang hose dito, tapos sa gauge, tapos isang hose yung dilaw, kagabit nyo sa vacuum. Yan. Pero bago nyo buksan ang vacuum, kailangan nakasara muna yung ating gauge. Tara, vacuumin na natin. Ito mga siguro mga 50 minutes pwede na to mabacuum. Pwede na mabacuum ng 50 minutes kasi kunti lang naman yung leak. Kaya umpisa natin pag vacuum. Okay, start. Ayan, pag start ng motor, gagawin nyo, bubuksan nyo na yung gauge. Buksan nyo na yan. Kung makikita nyo, nag-negative. Ayan, bumaba yung kanyang pointer. Mga kasakay, malalaman nyo dito, pwede rin kayo dito mag-leak test. Ang gagawin nyo lang, isasarado nyo. Pag tumaas ulit yung kanyang pointer, ibig sabihin may leak pa yan. Pero pag sinarado nyo, wala na, hindi na tumaas yung pointer, ay ibig sabihin wala nang leak dyan. Kaya ang gagawin natin, vacuumin natin mga 15 minutes bago natin kargahan ng preyon. Tuturo ko lang sa inyo kung paano magkarga ng preyon mga kasangkay. Dyan lang kayo. Ayan, tapos na tayo mag-vacuum. Naka-negative siya ng negative 30. Ayan. Ngayon ang gagawin natin dito is papaklasin natin yung hose na dilaw, lilipat natin sa preyon. Yung hose na dilaw, yan ang pang-ano natin sa preyon pangkarga. Alala ulit sa mga baguhan, bago po kayo magpa-under ng compressors, kailangan nyo muna ng partialan ng preyon, na lalo sa mga ganitong compressor na 5TRS, kailangan partialan siya ng preyon ng 100 PSI bago nyo pa-underin mismo yung unit. Tapos ikakabit nyo yung clamp meter dito sa isang linya ng wire para pag umandar yung ating
compressor makikita yung amperahe. Sisit niyo sa kilometer yung A. Yan A. Tapos dyan magbabasa yung rating ng amperahe. Tagardahan mo natin ng 100 PSI. Kasi para magpangabot yung pagkanda ng pressure, magpangabot yung freon niya. Para lumamig. Kargahan natin ng 100 PSI. Paalala lang ha, 100 PSI ang ipaparsal yung pre yung bago nyo paanda rin yung compressor. Para sa mga baguhan lang to. Tapos pag nag 100 PSI yan, saka nyo paanda rin yung unit. Nandito yung ating 100 PSI. Kasi ang importante dito, pag may karga siya, pag under ng pressure, magpapangabot ng cycle ng refrigerant, kaya mabilis lalamig yung ating aircon. Pero pag hindi nyo pinarsyalan ng 100, kahit anong karga nyo pa dyan, kahit anong flashing, hindi yan lalamig kung walang parcel na 100. Lalo sa mga 5KR. Kaya yun ang mga tips ko sa inyo, mga sa mga nag-aaral ng air conditioning. Pero kung maliliit naman na compressor, kagaya ng 2.5, pwede nyo nang parcel siguro ng 50. Kasi maliit lang naman ang sinasycle nun, lalo ng system nun, hindi naman ganun kahaba. Pero itong 5KR kasi ang mga ang pipe nito ay siguro nasa abot na ng 20 meters. Kaya ganun kaano. Kaya kailangan talaga magparsyal ng 100. Ayan, konti na lang. Ano yung downside? Downside lang? Hindi. Mapin lang. Ayan. Kapagparsyal na tayo ng 100 PSI. Ngayon, pag gumandar yan, titingnan nyo rin mga kasangkay yung kanyang rating ng amperahe. Babata nyo rin kung ilan ang amperahe ng inyong unit. Kailangan nakamonitor yung kayo lagi. Tapos isa pang palala, pag under ng compressor, sasabayan nyo pagbukas ng itong gauge. Para pag cycle ng freon, magpapangabot sa pagbukas mo ng refrigerant. Magpapangabot sa cycle. Kaya yun ay mabilis na paglamig. Kaya kailangan pag under ng compressor, bubuksan nyo. At panoorin nyo ng mga iba kong video dyan. Antayin nyo lang mga kasangkay, papandar na natin yung unit. Tapos papakita ko sa inyo kung ilan ang karga ng tamang karga ng ating aircon na to, na 5TR. Bago ka lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman, paki-like, at paki-hit na rin notification bell dyan para updated kayo sa mga video kong ilalabas about dito sa aircon repair. At sana supportahan nyo yung aking video. Shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa lahat ng aking video, at maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga pwede magtanong kayo dyan, comment nyo lang sa baba at gagawa natin ng video kung ano nga bang tanong nyo about dito sa mga repair ng aircon. Ayan mga kasangkay, ang ating unit ay mandar na, tapos yung kanyang ampera is 19.8, tapos yung karga niya is 50 PSI. Pero kung mapapansin nyo mga kasangkay, yung kanyang tubo malamig na. Kaya ngayon mga kasangkay, ang kinarga ko lang is 50 PSI. Yan lang ang ikakarga ko ngayon kasi medyo tanghali na, tataas pa ang pressure niyan. Lalo dito sa Southeast, sobrang init na. Kaya hindi ko sinasagad sa karga na 60 to 70 PSI ang karga ng freon. Contento na ako sa 50 PSI dahil tag-init naman ngayon. Tataas pa kasi ang pressure niyan pag tinudo ko ng 60 or 70. Tataas pa ang karga ng ating ang ating pressure, magtataas pa yan, kaya may tendency niya na magkakaroon ng high pressure. Kaya ginagawa ko is 50 lang ang karga ko, 50 PSI, tapos 19.7 yung amperahe niya, tapos yung tubo niya malamig na, tapos yung buka ng pan niya mainit na rin. Kaya ayan, gagawin natin dito, isasarado na natin. Yan lang mga kasangkay, at sana may naitulong ko sa inyo sa video ito, at may nalaman sana kayo, may natutunan sana kayo sa video ito kung paano nga ba maghinang at magvacuum at magkarga ng freon. Maraming salamat sa inyo mga kasangkay sa pagsuporta sa aking video, at mag-ingat po kayo lagi, at God bless po sa inyong lahat. Kung may katanungan po kayo, comment nyo lang dyan sa baba at sasagutin natin through video. Maraming salamat po, and God bless po.